Hello guys, magandang araw ulit sa inyo. So nandito ulit kami sa Palazzo Verde at i-feature po natin yung time trial bike ni Darius Modrigo. So i-check po natin kung ano yung nakalagay dun sa pyesa niya sa kanyang Komodo na time trial mountain bike. So mag-start na po tayo. So ano, Idol Darius, mag-start po na tayo sa frame ng mountain bike mo. Ano yung ano, yung model tsaka yung size ng Komodo mo? Ano siya? Komodo siya na ano, internal cabling na medium siya. Medium. Medium. Na ano to, 27 o 20? Ano siya, 27.5. Ah, 27.5 yung kanyang mountain bike frame na Komodo. Aluminum po yan. So next naman is yung ano ho, yung fork mo. Carbon na ano, na fork po, na pang 29er. Carbon na 40 na, ano, carbon na rigid fork na 29er. Guys, ito kasi, itong fork na to, yung hugis nito, kaparehas yan ng ano ko, ng Tosic rigid fork. Ang pinakaiba lang, ito, pang size 29. Kasi makikita po ninyo, laki ng allowance. Oh. Kasi sa size 26 na ano, sa size 26 ko na Tosic, hanggang dito lang yan. Estimate ko lang, hanggang dyan lang yan. So, kaya yan po yung kanyang rigid fork. Wala pong, ano, wala pong brand. Pero kahugis yan ng aking Tosic rigid fork. Next naman is yung ano ho, yung seat post mo. Ano lang siya? ITM na 31 po na 31.6 na ITM na X7, yan nakalagay dito. ITM X7 na 31.6 na aluminum 6001 na aluminum seat post. Tapos ang haba nito, ano, 300 mm. Yan, so 300 mm yung kanyang ITM X7 na aluminum 6001 na aluminum seat post. So next naman, yung saddle mo. Velo lang po. Yan, yung velo. Velo yung kanyang saddle. Then yung handlebars mo. Ano po siya? Asagmit XR po, tapos 700, ano, yung haba po. 700 mm na Asagmit XR na oversized na handlebars po na aluminum. Next naman yung aero bars mo. Tagun yung ano? Unbranded din. Yung tag pa 500. Ayun nga. Ayun yung ano. Kasi marami, pangatlong ayun, aero. Ayun. S-bend. S-bend siya. Ayun. Ito na rin kasi yung ano, pangatlong aero bars na nanabaycheck ko na ganito rin yung unbranded na nabibili sa Lazada na worth 500 to 700 pesos. Pang oversized din. Yan. Naka S-bend din po yan. Yun yung kanyang aero bars. Next naman is yung ano, yung stem mo. Ano yung stem mo? Ano siya? Negative 30 na stem. Top yung na ano niya, yung position niya po. Sabay yung haba niya is ano, 85 mm. Yun. 85, ito. 85 mm na sagmit na aluminum stem. Yun nga po, negative 30 po, tapos 85 mm ang haba. Next naman yung ano ho, yung headset mo. Ano lang po siya? Yung Maxon po na. Ayun. So sa nakita nyo, Maxon yung ano, yung seal bearings niya. Pero yung takip niya ABR. Carbon to, no? Yan. Yung takip niya ABR, pero yung talagang headset niya Maxon. Yan, yun yung kanyang headset. Next naman is yung ano ho, yung wheelset natin. Simulan natin dun sa rims. Ano yung rims mo? Ano po? Weapon shield. Na ano po? Yan, weapon shield. 32 holes. 32 holes pang 27.5. Yan, yan yung kanyang rims. Tapos yung tires mo? Yung tires ko po ano po? Icon na ano, skin wall. Tapos yung ano niya po, 2.2 po. Ayun. Na size. Yan. Ito, Maxxis Icon. 27.5 by 2.2 na skin wall. Yan yung kanyang tires. Tapos ano pala sir, may papalala pala ako. Magkaiba pala yung ano, yung nipples niya tsaka yung sa ano. Ito, yung spokes niya. Spokes, magkaiba po. Yung nipples niya po is Origin 8 po. Sabay yung spokes niya is Maxon din. Maxon.
Yun yung kanyang ano. Hmm. Yung ito, Maxon yung ito nipples. Po, yung ano po, nipples, Origin 8. Origin 8 yung nipples. Tapos ito po, Maxon. Maxon yung kanyang spokes. Next naman is yung hubs mo. Ano yung hubs mo? Ano po, SRAM X9. SRAM X9, yan. Yung kanyang yung ano, yung hubs. Pang 32 rin to, di ba? Apo. Yan, pang 32 na spokes din. SRAM X9. Ilan poles to? 4 poles po, non-edited. Ayun, 4 poles na yung kanya doon sa may drive drivetrain na nilalagyan ng sprocket. 4 poles po 'yan na sealed bearings. Yan, isang check nga natin. Ito po yung tunog ng SRAM X9 po, 4 poles. Ayan. Yan yung kanya, yan yung tunog ng kanyang SRAM X9 po. Yan, X9. Yan, ganyan po yung tunog niya. Sa mga gustong bumili. Yan. Okay din naman yung ingay, pero hindi masyadong maingay katulad ng 6 poles. Next naman is yung ano mo, yung hydraulic brakes mo. Ano siya? Non-series na ano, Shimano. Ayan, non-series na Shimano na hydraulic brakes. Then yung ano naman, yung yan sa nakita ko kasi magkaiba din yung ano mo, yung shifter. Sa shifter mo. So mag-start tayo sa front shifter. Ano pa yung dito? Altus yung dito na 3x. Ayun, Altus na 3x. Tapos yan, tapos yung pangalawa yung sa kabila sa may rear shifter. Non-series din po na ano po, Shimano. Yun, non-series naman. Pero ilang speed to? 8 speed. 8 lang po. Yan, ito 8 speed. Ito pang 3x na, pang 3x naman yung sa Altus. FD mo, ano yung FD mo? Alivio po. Yun, Alivio na 3x yung kanyang FD. High band din yan. Yan, high band po yung Alivio niya. Next naman yung ano yung RD mo naman. Ano naman po? Alivio din po. Yun, Alivio. Pero 9 speed to, di ba? Apo, 9. Yun. So guys, sa mga nagtatanong kung pwede yung 9 speed na RD dun sa 8 speed na yun nga, 8 speed na pang drivetrain. Pwede naman ho. Basta maganda lang yung pagka-tune up. Magaling lang yung mechanics sa pag-tune up ng drivetrain ng mountain bike po ninyo. Next naman is yung ano ho, yung crankset mo. Yung crank po is 44, yung pinakamalaki po. Sabay yung pinakamaliit, 22. So yung gitna 32. Tama. Ayun. So yung kanyang crankset pro wheel nakalagay dito no. Ngayon po ano nakaano rin to naka square type na pang bottom bracket. Hindi po siya pang hollow tech. Ayun. Then next naman yung sprocket mo, yung cogs. Ano po yung cogs ko? Weapon Shuriken po na 11-46. Yon, 11-46. 11-46 yung kanyang weapon shuriken na pang 8 speed. 11-42 ulit. 11-46 po. Yun, 11-46 yung kanyang 8 speed na weapon shuriken. Tapos yung pedals mo? Ano po, R540 po na Shimano. Yun, ang gamit niyang, ano, gamit ng pedals, pang road bike, Shimano R540. Yan. Nagamit ko na to dati, matibay naman tong road bike pedals na to. Then ano na lang yung rotors mo. Pro Max lang din po yung ano eh. Rotors po. Pro Max. Yan Pro Max daw yung kanyang disc brake rotors yan. Yan po yung kanyang rotors Pro Max. Pero ito ano to kasama to sa build bike no? Kasama po. Yan kasama sa build bike ng kanyang Komodo. Yan. So Darius, yan, ano po magkano po yung ano, yung nagastos mo dito? Yung stock muna. Yung stock po ng Komodo po, pag mga yung tourney pa lang mo, is nasa 9k po siya. 9k. So pag bumili kayo ng Komodo na ganito model na built bike, nasa 9,000. So syempre nag-upgrades po siya. So magkano yung nagastos mo sa upgrades? Nasa ano, yung upgrade po, mga nasa 10k na rin po. Kasama na rin po yung skin wheel, tapos yung cork po.
ang worth ng ano mo, ang upgrades mo. So magkano ano, magkano ang worth ng bike mo ngayon? Yung worth ko ng bike ko is nasa 15k po, ganun po. Mataas. Ah, 15k kasi nga yung iba pinagpapalit-palit lang naman ng mga ano, mas magandang piyesa. Ganun po. Yan po yung total ng gastos niya. So yan po yung buong bike na Komodo po ni Idol Darius, yung kanyang Komodo Aerobart MTB. Ngayon po ang may sasuggest ko lang ng ano na room for improvement po dito. Kasi po yung rigid port niya sobrang haba, pang 29er. So nakikita po ninyo napakalaki po ng ano, napakalaki po ng alawa ng clearance. Ibig sabihin napakataas po yung kanyang ano, yung manibela sa doon sa ground. So ang suggestion ko po, kung mayroon ko siyang budget na pang-swap doon sa ano, o kaya pang-swap doon sa mas maikli na rigid port, mas maganda. 'Yon. Then ano ho, ang napapansin ko kasi yung kanyang angle ng aero bars masyadong nakasubsob. Pero sabi naman niya kasi doon siya komportable. Kaso lang pag ganyan po kasi yung angle ng aero bars mo, since na nakayuko yung ano, yung padding, tataas po 'yan. So tataas yung frontal area niya. So kailangan ang suggestion ko, kung magagawa niya, i-ano lang niya, i-level lang niya para bumaba to. Pag ni-level niya kasi bababa to eh. So magiging mas mababa siya. So 'yan lang naman po yung mga nakita kong ano, yung mga dapat na baguhin dito sa Komodo na Aerobart MTB niya. Pero yung buong setup as general, maganda na po yung kanyang time trial mountain bike. So yan guys, na-check na po natin yung Aerobart MTB ni Idol Darius, yung kanyang Komodo. So kung meron kayong mga tanong regarding dito sa video na to na hindi po namin na-mention, i-comment na lang po rin sa comment section down below. Sa ano pala, shoutout po sa ano, mga magulang ko na walang ano, sawang pagsuporta sa akin. Sabay shoutout po kay Russell, sabay sa KOTS, King of Tulak Squad. Salamat. Yan. So guys, maraming salamat po sa panonood po sa aming video. Don't forget po na mag-subscribe po sa aking YouTube channel. Pakiclick na lang po yung bell notification button po para ma-totally notify ko yun. So guys, maraming salamat po and ride safe po sa inyo. Ride safe!